Hi guys! Maligayang pagbabalik muli sa aking channel, lalong-lalo na po sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na nanonood sa akin ngayon. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Bali, ang gagawin ko, isi-share ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lehitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin mo nang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of September 11, 2020, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong 28,370,557 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ngayon ay meron ng 914,537 at yung bilang na ngayon ng mga gumaling na sa sakit na COVID-19 or recovery sa buong mundo ngayon ay meron ng 20,370,151 at yung active case pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong 7,085,869. So yun yung latest na update ayon yan sa World Meters Info as of September 11, 2020. Ngayon naman, atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of September 11, 2020. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron ng mahigit 6,589,000 na case. Pangalawa yung India na merong mahigit 4,568,000 na case. Pangatlo yung Brazil na merong mahigit 4,239,000 na case. Pang-apat yung Russia na merong mahigit 1,051,000 na case. Pang-lima yung Peru na merong mahigit 710,000 na case. Pang-anim yung Colombia na merong mahigit 694,000 na case. Pang-pito yung Mexico na merong mahigit 652,000 na case. Pang-walo yung South Africa na merong mahigit 644,000 na case. Pang-siyam yung Spain na merong mahigit 554,000 na case. Pang-sampu yung Argentina na merong mahigit 524,000 na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of September 11, 2020. Ngayon naman, atin na mag-alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang kabuuang bilang na ngayon ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ngayon ay meron ng 252,964 matapos yan madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na 4,040 at yung mga nangungunang city o province dun sa positibong case na naitala ngayong araw na to na 4,040 ay nangunguna pa rin yung NCR na merong 1,813, Cavite 435, Rizal 218, Bulacan 195, Laguna 171 at yung active case pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 62,250 at yung kabuuang bilang na ngayon ng mga gumaling na sa sakit na COVID-19 sa Pilipinas ngayon ay meron ng 186,606 matapos yan madagdagan ng bagong recovery na naitala ngayong araw na to na 566 at yung kabuuang bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ngayon ay meron ng 4,108 matapos yan madagdagan ng 42 na bagong death na naitala ngayong araw na to. So ganun pa rin sa Pilipinas, padami ng padami pa din kada araw kaya magdobli ingat pa rin tayo yung mga nasa Pilipinas. So ngayon naman, puntahan na natin yung pinaka-highlight ng video na to
ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang kabuuang bilang na ngayon ng mga kaso ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 324,407, matapos siyang madagdagan ng bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na ngayon ay meron ng 687. At yung Saudi Arabia, pang number 16 pa din sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yan sa World Meters Info. At yung kabuuang bilang na ngayon ng mga gumaling na sa sakit na COVID-19 sa Saudi Arabia or yung recoveries ay meron na ngayong 300,933, matapos siyang madagdagan ng 935 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to. At yung active case pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 19,261. At yung kabuuang bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ngayon ay meron ng 4,213, matapos siyang madagdagan ng 24 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman, atin namang alamin ang mga breakdown ng mga cities or region dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 687. So ang city or region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case sa loob lang ng 24 hours ay nangunguna yung Makkah na merong 72 na bagong case, Dammam 49, Jeddah 48, Medina 42, Riyadh 37, Hafuf 33, Al-Katif 27, Al-Mubaras 25, Yanbu 24, Daran 21, Jazan 17, Hail 15, Ras Tanura 14, Kamis Mishait 12, at the rest yun yung ibang mga cities or region dito sa Saudi Arabia nakasali dun sa breakdown sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 687. So dito sa Saudi Arabia, magandang balita kabayan, kasi ngayon nasa mahigit 600 na lamang yung bagong case na naitala sa isang araw, at yung bagong recoveries mas madami pa din kada araw kaysa sa bagong case, na kung saan ayon nga sa Ministry of Health almost 92% na yung recovery rate ngayon sa Saudi Arabia. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa din ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health. Tuloy-tuloy pa din yung massive testing na ginagawa nila sa bawat region dito sa Saudi Arabia. May mga health or preventive measures regarding sa COVID-19 pa rin silang ipinapatupad ngayon. Lalo na pag nasa labas or nasa public yung mga tao, magpahanggang ngayon suspended pa rin yung international flight. Wala pa rin specific date para sa resumption or sa pagbabalik ng international flights. At para sa mga OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na din yung iba't iba nilang social media accounts. At maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. So everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case. Kaya patuloy ko pa din ipapaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia, na mag-doble ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19. Manatili na lang muna tayo sa bahay kung hindi naman kinakailangan yung gagawin natin. Patuloy pa din natin i-practice yung social distancing, at ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, kasi isa yun sa pinaka effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19, kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa din natin palakasin ang ating mga resistensya, at ugaliin naman natin laging magsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public, at kung maaari ugaliin natin magbitbit lagi ng hand sanitizer or alcohol, at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So dito ko natatapusin tong video na to.
So sana tong video na to nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now, guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!